Hi, BeLabs. Hi, Sis Aileen. Nandito pa rin po tayo sa aming hotel. Last night na po namin ngayon dito. And panggabi po kami ngayon, mga BeLabs. First night. Last night na natin dito sa hotel. And today's our first night sa work. Pagka night shift po sa work, automatic siya na 8 to 8. And ganun pa rin yung oras po. Yung oras ng bus namin ay 7:15. And ang oras ngayon ay 7:04. Yan. Malamig. Malamig pala. Shout out kay Sis Abigail. Meron po kasi kaming group ng mga ka-churchmate ko. Friday group. Magkwento daw kami about sa aming first night. Kasi diba nung first day namin, meron tayong kwentuhan. So ngayon naman night shift, syempre iba din yung routine. So see you tomorrow. Bye! Kumustahin natin ngayon yung ating night shift. Di ba marami nagre-request sa inyo ng update. Spoiled kayo sa inyo. No? Spoiled. Nagre-request. Baka magtaka kayo mga kabilabos. Bakit? Uy, iba na yung aura nyo. Hindi na nasa hotel. So, nakalipat na po kami. Para kami nati-date. So, nakalipat na po kami dito sa aming new apartment. Kumusta yung night shift natin? Okay naman. So far. Sa akin ha. Ano ba yung setup dito? Iba yung work sa night shift. Lahat ng trabaho nasa day shift, including yung pati pag-meet sa mga pamilya, ganyan. Pero hindi naman yun yung ano din, main. Ang ano yung talagang lahat ng trabaho gagawin mo sa resident. Sa panggabi naman, checking lang eh. May oras para i-check yung mga residents kung ano pa, di ba? Kung hindi pa, sabi nila, di ba? Parang every 4 hours. Tapos yung 5 o'clock, yun na yung last check sa kanila. Tapos, by 6 o'clock, kailangan pina-prepare na yung pang-breakfast nila. Doon na, no? Para sa next shift naman, para prepare na sila. Okay, so bago po natin ituloy, reflex muna namin yung aming ulam. So, bilang nakahanap na kami ng bahay, ang una namin niluto ay syempre yung pagkain natin. So, si Zizi ay hindi siya kumakain ng rice. Sana all. Ako naman, rice is life. So, sinigang. And guess what? Kung ano yan. Alam nyo naman na siguro kung ano to. Mamoy! Kasi dito sa UK ay kumakain sila ng baboy. Ibang topic po yun. Nakapag ano tayo, tour sa grocery nila. Itong isi-share namin, first night. So, first impression din namin, ha? Siguro sa mga susunod namin vlog, meron tayong update kasi mahahasa na kami. So, napansin ko naman sa first night is mas petik sa panggabi kasi syempre, wala na yung mga mata. Kumbaga, realidad to, ha? Ano na lang kayo? More on checking na lang. And ang mga resident naman kasi ay tulog. Residents or pasyente. Yun na tawag kasi nila yung residents. Mga tulog na. Pero, syempre, diba, yun ang mahirap din sa ibang mga pasyente, mga residents na hindi nagpapatulog. So, may mga tawag ng tawag, maya't maya, every hour, every 30 minutes, nagtatawag. And may emergency button sila. So, hindi rin continuous yung ano, yung pahinga mo. Scary sa gabi. Lalo na kung matakotin sa tulad ko. Nakatakot kasi ano, madilim. Tapos, lahat nakasara. Tapos, titignan mo yung mga pasyente kung humihinga pa. O, diba na? 1:30 na. Tapos, ang topic pa namin yung mga namamatay. May pasyente na pag namatay daw ay isa, laging tatlo. Sunod-sunod daw yun. So, nakatakot. Pero, kung akong pagpipiliin, mas gusto ko night shift kasi 11 years sa pabrika eh. Di ba pag nasa pabrika? And si Sisi pala ay galing siya ng call center bago siya naging caregiver sa Israel. Kaya mas ano, kung kami ang tatanungin, mas gusto namin na night shift. Though, kumakain kasi kami eh. Parang may kukwento sana ako sa inyo. Mamaya na lang natin tuloy. Mamaya na lang. Kain muna kami. Okay, so tapos na po kaming kumain mga kabilabs. Siyempre, pag tapos ng kumain, dapat may chichirya at may dessert. So, ito dahil Easter Sunday kahapon, binigyan kami ng company. Tada! Found our egg. So, ito yung mga chichirya nila dito. Ipiflex ko lang. Gusto nyo gawin natin yan ng topic. Mukbang. Kaya lang hindi ko maasarap kung saan ako kasi hindi kumakain ng chichirya. Ituloy natin yung kwentuhan natin kanina. Alam ko, kahit humabot ko ng 30 minutes, manonood pa rin kayo po. Ayun, yung panggabi po ay ang setup po sa amin. Na napansin namin ay bago kami mag-start ng shift, merong handover ng shift sa morning shift. Tapos, i-handover sa aming mga night shift. Anong ginagawa sa handover? Sinasabi nila lahat, every resident
sinasabi nila yung case nila. Kung maganda ba yung kain nila, condition nila. Sino yung maligalig ng araw na yun? Sino yung maligalig na araw? Kung ano yung mga within the day din. Isa-isa. Yung mga fluid intakes, naka-jot down din yan. Mga kung kumain ba sila ng mabuti. Mga nainom nila mga gamot. Kung nakainom sila ng gamot na para sa araw na yun. Yun ang maganda dito kasi may monitoring sila sa cellphone. Makikita mo kami. Kami mga carer na lagi nakatingin sa cellphone kasi doon kami nag-a-update. Diba nabanggitan namin sa first day? Kung yun pa napanood, flash ko na lang sa screen at nasa description box yung link. Sila kasi meron na silang paperless na lahat nag-a-update sa cellphone. Nourish ang tao nila. So lahat ng pasyente at ano na room number nakalagay doon saka kung ano yung sakit niya. At kung yun, yung daily chart. Kung anong ginawa sa kanya sa araw na yun. Maganda, monitoring. So after na hangover, mag-i-start na kami mag-work. And pag night shift kasi may oras din. Kung anong oras mo sila dadalawin. Tulad nun, nag-start kami ng 8. Pero 9 na kami nag-start. Roaming per room? O, yung comfort and composition, titingnan namin kung basa ba yung pad. Ang tawag sa diaper nila dito ay pad. So kung basang-basa na, yun, kailangan na namin silang palitan. Kasi yung day shift, kinagawa nila yung comfort and reposition ng 5. Yung 5 o'clock na yun, yun yung papalitan na sila ng, di ba 7? Hindi 5. Kasi 7, papakain na tayo or nagko-collect na tayo ng mga tapos magkumain. Tapos, after na rooming namin ng 9 o'clock, ang sunod nun ay 11 na. Mm-hmm. By the way, sa nursing home po namin, meron kami yung tinatawag na double and single. Double, halimbawa yung mga mahihirap or malalaki na pasyente, lagi may partner. Pero yung mga pasyente na madali lang alagaan at kaya ng isa, single ang tawag doon. So, nangyari nung time na yun, kasi tatlo lang panggabi eh. Yun yung maganda, no? Konti lang din naka-assign sa panggabi. Like sa day shift, talagang punong-puno tayo doon lahat. Halos lahat nandoon yung nag-work. Meron din sa kitchen, meron mga tagalinis. Oo. Pero sa night shift, tatlong panggabi lang, tatlong carer lang, at isang nurse. Kaya may peace of mind. Or alam mo yun, yung kakaunti lang yung tao. Yung pag-isamahan. Oh, yun yun. Pag-isamahan. Gusto niyo yan, di ba? Reality naman to. Hindi naman kayo sa akin. Saka yung rate, mas maganda. Kaya gusto namin ng panggabi, kasi mas mataas yung rate. Doon sa schedule, after namin silang tignan, isa-isa, 24 kasi yun sila eh. Sa 24 na pasyente, hindi mo malalaman doon. Hanggang ngayon, hindi pa namin memorize kasi ilang araw pa lang naman kami. Kung sino doon yung double at sino doon yung single. At nalilito pa kami sa rooms. Mm-hmm. Sa rooms ng bawat isa. Kasi halimbawa, mag-emergency sila, mag-bling or mag-a-alarm yung cellphone mo. So pag nakita mong 16, sino nga ba yung 16? Parang confusing pa. Mm-hmm. So yun yung first night namin. Medyo confused pa kami. Gusto ko nga i-drawing yun, hindi ko para gagawa na. Yung per room, per aisle, kung sino ba yung mga pasyente doon. Kasi mayroong tinatawag na yung sa new building ang tawag nila doon. May new building, may taas, tapos mayroong doon sa laundry, mayroong doon sa bilikod, may doon sa hallway. So, ang dami. Nakakalito pa. Sabi naman ng mga kasama namin, once na nagamay na namin yung rooms at yung case ng mga pasyente, magaan na yan. Kasi namin syempre nag-a-adjust pa lang kami. Tingin ko para sa akin, naging madali din yung shift natin. Kasi magkaya na yung double. Tayo mag-partner. Kami pala yung mag-partner mga kabilad. Kaming dalawa. Tapos isang medyo 3 weeks pa lang, no? Bago din. Puro bago kami panggabi. Grabe. Tapos siya yung nag-single. Pero para sa akin na mas madali. Kasi nagkaintindihan tayo. Tapos alam natin yung parang trabaho agad. Yung parang, sige, ikaw muna ganito. Ako ang napansin ko lang dito mga kabilad. Kung caregiver ka dito, as in, caregiver ka talaga. Sa Israel kasi, madali lang ang caregiver kasi isang tao lang. Eh dito, pag tumae yung isa, sabay-sabay sila, at halos lahat nga tumae. Sorry for the term, pero yun, normal na yun pag caregiver ka. May time na nasusuka ako kasi talagang, hindi ko kaya, grabe. Hindi ko pinagdaanan yung ganito ko ako. Yung buong, nila, merong ka. Ako na, napagdaanan ko naman yun. Sa isa kong alaga. Sa lahat kasi ng alaga ko sa 8 taon, 3 years, ay tatlong pasyente lang. Si Lola lang yung medyo bedridden. Pero siya naman si Lola kasi nagsasabi siya pag mong CCR. Kaya bibihira siyang dumumi talaga sa diaper. Kahit na dementia na yon, kahit 103 na, nagsasabi siya kung kailan siya pupupo. Kaya yung pag ganun, kapunas, ngayon ko lang talaga, ito ako makahasa. Tapos, saan tayo nahihirapan si? Yung pauwi na kami. Okay na talaga lahat yung trabaho. As in, smooth na smooth lahat. Tapos yung last na namin na
resident bago mag-prepare ng breakfast. Alas 6 pa lang ng umaga, gusto mag-ready na for the day. Dapat mga 9 o'clock pa sa, diba? Parang bibihisan yung shift, yung pang day shift sana, yung trabaho na trinabaho namin nung oras na yon. So, meron ko kasi, si Alan kasi, stroke lang siya, pero yung utak niya 100% pa. Kaya ang hirap sa amin, para sa amin kasi, ang ugali para ni Alan, kung nakita niyang bago ka, sasamantalahin ka niya. Yung Alan na yung six-footer yun, napakalaki niya na parang pag-isang ganyan lang niya. Pero di naman siya nananakit. Bawal naman sila manakit din dito parang sa Israel din. Kaya lang, pagka nagalit siya, kailangan sumunod ka kasi, Bossy. Yung mga Aussie na tao, dapat ganito yung pwesto ng bagay, ganito yung una mong gagawin, synchronize. Eh, ganun siya. Kaya nung sinabi niya na paliguan niyo ako, hindi na kami nakahindi. Hindi namin napakain yung mga ibang pasyente kasi dapat bago dumating ang day shift, napakain na namin yung iba, ibang resident. Kasi 8 nga, di ba? 8 to 8 kami. Ayun. Ubus ang oras namin sa kanya na dapat na nagawa namin yung shift namin. Lesson learned. Susunod, May technique din. Kasi siyempre, di ba? First night, tapos ang kasama namin ay 3 weeks pa lang. So, sino magkocorrect sa amin? Nakatulog naman kami? Paano? Nakatulog ka ba? Hindi, parang idlip lang. Idlip lang kasi nurse na kasama namin. Kasi dudala. Alam niya ba, ganito, ganyan. Pag may namatay na isa, lagi magkasunod na dalawa. Tatlo, sabi niya, tatlo lagi. Tapos ang dami niyang kwento dito. Kwento ng buhay-buhay dito. Sino makakatulog? Pero sa amin naman, okay lang, assign na 1 kami. 11 years ako sa factory, tapos sa placenta. Tapos, wala kaming baon na pagkain. May baon ba tayo? Chichirya lang, yung pala walang pagkain. Though, nag-iwan sila ng pagkain. Pero, kung gusto mong kainin. Pero kami, kasi wala kaming baon, hindi ginagawa. Okay. Masaya ang night shift. Sana diretso yung night shift na kami. Kasi nagustuhan namin. Or dahil din yung nakasama natin, magkakasundo tayo. Parang gano'n. Meron din naman daw chika yun eh. Yung isang di ba? Hindi approachable. So, nasa nurse na rin siguro na naka-duty kung okay siyang kasama o hindi. Eh, yung sa atin talagang friendly, approachable, tapos yung madaldal, malakwento, ganyan. Tuturuan ka ng technique. Tapos, sabihin niya na gawin mo yung trabaho mo your way. Sa anong paraan ka maaluan? Hindi kanya kukontrahin dun sa gagawin mo. Parang gano'n dito. Yun lang yung night shift namin mga kabilabs. Parang nag-enjoy na kami. Nag-start na kami mag-enjoy kasi lahat naman ang trabaho sa una ng mahirap. And yung ginagawa naman namin dito ay hindi na bago. Bilang caregiver na dati sa Israel. Kaya ang laking factor talaga na may experience tayo. Siguro yung hirap lang, para sa akin, hirap lang ako ngayon sa, halimbawa, nagpatimpla sila ng kape. Tsaka, yung iba, gusto nila ng may asukal, mga ganyan. Yun, hindi pa namin kami yun. Hindi ko rin. Kasi ito, allergy sa ganitong pagkain, huwag mo siya bibigyan ng ganito, ganyan. Although, meron naman kitchen na naka-assign. Pero, syempre, minsan kasi, hindi mo maiwasan bigyan siya ng kung ano-ano. May mga nakakatuwang residente, may mga din, error. Meron nakakasindak. So, sari-sari din talaga. Unlike yung pag sa Israel, isa lang talaga yung alaga mo. Alam, gamay na gamay mo talaga yung isa lang yung pag-isamahan mo. Yung alaga mo lang. Dito, 24. 24 sa ngayon kasi may mga namatay. May mga bed na bakante. Pero pag kumpleto yun, nasa 30 at dumating kami dalawa, yun ang matay. Merong Monday, merong Tuesday. Tapos ngayon, may binabantayan silang isa. Na as in, drain na yung katawan. Violet. Violet na yung kuko niya. So yun, may natutunan ba kayo? May mga pa sila. Bye! Mananabata ko dito.